excited ba kayo mga kagilas sa paglaro ng Batang Gilas sa FIBA Asia U18? Super excited na rin po kami. Bakit hindi? Ito na ang pinakamalaking lineup natin na ipinadala sa FIBA Asia U18. Andyan po kasi ang dambuhalang Twin Towers natin na sila 7-1 Kai Kaiju Soto at 6-11 Filipino-Nigeria na si AJ the Pinoy Freak Edu. Sama niyo pa ho ang 6-1 Pinoy point guard from Italy na si Dalph Panopio. At eto na nga ho ang tinatayang The Big 3 ng Batang Gilas. Maari rin hong mapasama sa first 5 ang makisig na anak ni Lakay na si 6'4 shooting guard Dave Ildefonso. Sayang lang ho at wala ang magaling na forward ng NU Bullpups na si 6'7 Carl The Big Mean Tamayo dahil po sa injury. Maari pong mag-start at small forward si Bismarck Lina ng UST na may height na 6'5. Pwede rin ho naman na piliin ni Coach Josh Reyes ay si 6'3 San Beda forward Ryan Amsali. Ngunit kung kami ho ang tatanungin, ang choice namin sa starting SF dahil nga di available si Tamayo ay ang 6'7 La Salzavel big man na si Raven Cortez. 15 anyos pa lang ho itong si Cortez at siya nga ang pinakabatang malalaro sa buong FIBA Asia U18 ngayon. Pero naipakita niya na kaya niya makipagsabayin sa mga mas matatanda sa kanya nitong nagdaan lamang na FIBA U17 World Cup. Kasama rin sa team ang FIBA U17 World Cup veteran na si Austin Abadiano. 5'9 lang mo siya, ngunit mapagkakatiwalaan bilang backup point guard. Nariyan din no ang 6'9 na bulldozer ng bayan, ang Atenistang si Gio Chu. Ang iba pang miyembro ng Batang Gilas ay sina 5'11 shooting guard Mix Oxon ng NU Bulldogs, ang 6'3 SF na si Joshua Ramirez mula Chiang Kai-shek, at ang 6'1 SG na si Cyrus Torres ng FEU. Una pong makakalaban sa August 5 ng ating mga bida ang Batang Kupanan ng Lebanon na ang average age lamang po ay 16 anyos. Pambato nila sina 6'6 SF Alexander Zanbaka at 6'6 PF Yusef Rayat. Ang pinakamagaling nilang player ay ang double-double machine na sentrong si 6'8 Jebrael Samaha. Subalit, galing siya sa ACL injury at maaring apektado nito ang kanyang laro. Lamang po tayo side sa frontline at inaasahang lamang tayo sa PG position. Problema pa rin natin ang SF position kung saan maaring nakakaangat ang Lebanon. Sa pangkalahatan, tinatayang lamang ang Batang Gilas sa Lebanon at sa aming palagay, lalamang tayo ng mahigit 10 puntos laban sa mga batang Lebanese. August 6 naman ho ay makakatapat ang Batang Gilas ang koponan ng UAE. Inaasahang pangunahan ni na PF Mahmoud Al-Sawan at SF Hassan Hussein ang mga batang Emirati. Wala pong ganong pruweba ang UAE sa mataas na antas ng kompetisyon sa U18. Bilog po ang bola, subalit based on paper, kayang-kaya po ng mga bata natin ang UAE. Sa aming palagay, kaya natin sila tambakan ng more or less 20 puntos. Sa Agosto 7 naman po ang crucial match natin kontra China U18. Pambato po ng mga Chinese ang versatile na 6'7 SF na si Guo Hawen na tumatayong point guard nila sa opensa. Dapat rin ng tutukan ng Batang Gilas ang 6'7 PF na si Michael Wang. Pihadong dikit po ang laban na ito, ngunit sa totoo lang, yamado tayo dapat sa laban na ito. Expected po namin na mananalo tayo laban sa China ng siguro less than 5 points. Yan ho muna ang update natin sa ating paboritong koponan. Pagdasal na lang po natin ang mga bata at may awa ang Diyos, maabot nila ang Final 4 para mag-qualify sa 2019 FIBA U19 World Cup. At malay natin, baka after 36 long years, eto na ang panahon na maghahari muli ang kabataang Pilipino sa Asia. Tandaan po natin lahat, bilog ang bola. Eto po ang inyong Gilas Army General nagsasabing, magandang araw, mga kagilas.